Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Jeneline Sandaga and for today's video is a art challenge. Ang art challenge na itatry natin is yung crayon challenge. So, magdodrawing ako ng portrait using a crayon. So, let's start the video. Ang crayon na gagamitin natin is itong Crayola brand tapos 16 colors. Naghahanap ako ng 24 colors para may flesh tone tayo pero wala akong makita. Dito, kung makikita nyo sa scratch paper is nag-practice na ako. Medyo bawas na itong medyo pudpud yung iba dito kasi nag-practice ako ng skin tone kasi nga wala tayong flesh color. Ang pinaka-bet na skin tone na gagawin ko sa mga na-practice ko is ito. Kung makikita mo yung pigment niya, hindi siya as in super smooth pero I think okay na yan. And also this one is wax color to kasi nga diba kapag wax color, pwede mo siyang i-blend ng oil kasi ganun yung ginagawa ko minsan sa pag gumagamit ako ng Prismacolor. Pero yung tinaray ko siya dito, hindi maganda yung pagkaka-wax niya, yung pagkaka-blend niya. And for me, napaka-important na iswatches muna natin sila, lalo na kapag hindi ka sure dito at bago yung ginagamit mong product. Diba, napansin nyo dun sa mga review natin product is isinaswatches muna natin sila para makita natin yung quality and pigment ng color. So, in here, mamimili muna ako ng colors for the skin tones. Siguro orange, white, brown, carnation, pink, yellow, and then itong red. So, I think ito muna para hindi masyado magulo dito sa table. And may light sketch na ako. And kung gusto nyo makita kung paano ako nag-i-sketch yung mga outline ko, i-check nyo yung, yung challenge drawing with one Mongol pencil. Ililink ko down below sa description box. So, gamit tayo ng orange. Ito yung pang bebe stone ko. And hindi naman ako maasa na magiging super, super smooth to. And super light lang yung pag-ano ko, ha? Tapos, pa-circle-circle lang. Lalagay ko dito sa mga outer and dito sa around the eye. And usually, dito sa around the eye is mga super warm color yung nandito. And orange pa rin yung ginagamit ko. And super, super light lang talaga ito. And I think hindi ko siya ipa-part by part. Siguro by layer ako. Lalagyan ko ng orange yung mga sa tingin ko kailangan ng base tone. And dito sa bridge ng nose is lagyan natin ng contour dito with a base color. Color orange. Kung mapapansin nyo, hindi pa ganun ka-obvious at wala pang ganun changes dito. Kasi super light pa lang yung ginagawa ko. So, magli-layer tayo dito. And also, yung mga white area na gusto nyo maging white is huwag nyo lagyan masyado para maging white space lang sila. And also, tinaray kong ipang-blend yung color white. Hindi siya ganun maganda. And gamit tayong malinis na panyo and i-blend natin sila. Ito yung gagamitin natin pang-blending para if ever kaya natin silang medyo-medyo ma-soft lang naman. Yan. Medyo lang nga, pero hindi talaga as in magiging soft to. Kasi nga sa pigment ng Crayola para ma-flatten natin lahat ng texture niya. And yung pag-blend ko is pa-circle-circle lang. Ngayon is gamit tayo ng carnation pink. Ito yung ilalagay natin sa mga pinkish area, sa mga cheek, para sa blush, ganyan. And I think for me, para mas magiging light yung pag-stroke, hinahawakan ko sila dito sa pinakadulo. Yan, para super, super light lang yung pressure. Hindi ko madiinan. And ganun lang din yung pag-stroke ko. Circle, circle lang din. And super light. As in, kahit wala kayo nakikitang pagbabago, basta layer lang kayo ng layer ng super light, kakaroon niya ng build ng color. And this is my first time na to use Crayola sa portrait. Kasi nung bata pa tayo natin ito ginagamit, ba? Diba? Yung pang-color ng coloring book, tapos ang ginagawa natin dun is hindi tayo nagla-layer as in color ng skin is color brown. Mga flesh, ganyan. And ngayon, syempre, parang may nalalaman na tayo about sa layering, sa color, ba? Diba? Yan, as in super light pa lang talaga yung ginagawa natin. Tapos, biniblend ko talaga siya ng maigi nitong kulot na to, itong panyo. And medyo dinidianan ko sa pagbablenda para mawala yung texture ng crayon. Pero nakikita ko is may texture pa rin talaga siya. Hindi ganun madali. Lang yan. Gamit ako ng color brown tapos para mas madarken yung mga area dito, yung sa mga pa-shadow area. And ganun na yung pag-stroke ko, super super light pa rin. Contour natin ng onti dito gamit itong brown color. And dito, contour natin yung nose niya gamit itong brown color para mas ma-define yung nose. And usually dito sa pinaka-end ng nose is medyo darker dito eh. Kasi ito na yung pababa para magkaroon ng depth. Yung sa dalawang sinang ilong
ilong niya, yung sa parenthesis, ang tawag ko dito sa area na to is parenthesis, medyo darker color din dito. And layer lang tayo ng layer ng mga color na super light lang. Ngayon is mag-layer tayo ng red-orange para mas tuminkid pa yung color niya. And super light lang din nito. And yung gagawa natin is layering talaga. Kasi nga wala tayong color peach. Ginagawa natin peach is itong light pigment ng orange. Kaya as much as possible, super light lang. And honestly, medyo nakakapudpud ng kamay to lang niya. Sa pagbabablend, para maging smooth siya. Para mawala yung texture ng crayon. So, gamit ako ng color black. Tapos, lagyan natin ng itim yung nose drill niya. Yung butas ng ilong niya. And super soft pa lang ah. Medyo light pa lang to. And dito rin sa kabila. Align na rin natin yung eye niya with a black color. And super light pa lang din yung ginagawa ko. Para hindi masyadong overwhelming yung color. And dito rin sa kabila. And super, super light lang. Para malign lang natin. Color ng iris niya is color blue. Lagyan ko lang ng outline yung iris. And maglalagay ako ng pupil. And ang gusto ko sa pupil is color white lang. Para hindi masyadong normal. Tapos, lagyan natin ng shade. Light color ng shade ng blue. Itong iris. Super light lang. And magbibuild din tayo ng color dyan. Dahil maliit pang space na to, gamit tayo ng cotton bud pang blend. Para hindi masyadong kalat yung pag-blend natin. Tapos, dito sa inner corner, lagyan natin ng pinkish yan. Ito yung sa tear na basan to ng luha eh. Tapos, lalagyan ko ng color brown dito sa lower lid. And layer pa tayo dito ng blue dito sa upper ng iris niya para magkaroon ng gradient. Dito is medyo darker, dito naman is lighter. And huwag nyong kalimutan i-blend para mawala yung texture ng crayon. Tapos, layer ulit tayo ng color black para hindi masyadong overwhelming yung black. Layering din tayo. And dito na tayo sa lips niya. And lalagyan ko lang ng buong lips niya ng color carnation pink. Ito yung pang base tone. And super, super light lang. Para hindi masyadong texture yung magkaroon ng texture ng crayon. Kaya be careful lang din. And gamit tayo ng bagong cotton bud. Ito yung bagong pang-blend natin. Kasi para hindi maghalo yung color blue and pink. Para hindi madumihan. Tapos inside is color red. Yan, may gradient siya. And gagamit ako ng color violet para sa brown niya. And gamit tayo ng color red para i-gawin natin reddish yung eyelid niya. And medyo ilalagay ko rin dito sa lower eye niya. And kung anong ginawa sa kabila, yun din yung gawin natin dito sa other eye. And huwag kalimutang i-blend. So, lagyan na natin yung mga objects around the portrait. Ito is plant siya. Dahon-dahon to. Lagyan natin ng color yellow-green. And medyo dinidiinan ko to. Ang tagal eh. Ang tagal mag-blending. Ang sakit sa kamay. And also, pag hindi talaga quality product yung ginagamit mo, yung pang artist grade or pang student grade, medyo mahirap talaga gamitin. Eh, ito, since challenge to, diba? Try lang natin kung ano yung magagawa natin. And then, lagyan natin ng color green para sa, ano, medyo siya shadow na to. May darker color. And i-blend din natin para mawala yung texture ng mga crayon. And balik tayo dito. And also, plano ko, hindi kulayan yung hair. Gusto ko is color white lang. Tapos, kukulayin ko ng yellow yung background. And then, ngayon is i-fill lang natin ng color yellow. And ito is medyo dinidiinan ko para makuha ko yung pigment. And then, mamaya ko na i-blend yan para super, super bright yung background. And dito na tayo sa kabila. And ganun din, medyo madiin yung pressure ko dito. And dito tayo sa, ano niya, sa ornaments. And kinukulayin ko lang ng color yellow-green, yung pinakadulo. And ang mix ko dito is yellow-green and color green. Yan. So, blocking muna tayo ng mga colors. And medyo dinidiin ko ah. Kasi ibe-blend naman natin yan eh. And dito sa gitna is lagyan natin ng color green. Yan. Para ito yung divider. Tapos sa inner is lalagyan ko ng color green para may gradient. And lagyan ko ng blue-green dito para may daging darker. Yan. Tapos dito sa kabilang side is color green. And then ibe-blend natin ng clean tissue. Yan. Medyo diinan nyo lang. Para kumapit yung color. Para maging flat at mawala yung texture ng crayon. So, for me, yun yung finished product. And super light lang ng skin tone niya. And
ang sakit sa kamay ng pagka-blend ko. As in, talagang pinupush ko talaga sa paper para mawala yung texture ng crayon. And also, parang mas magiging madadito kapag may flesh tone ako para magiging super vibrant pa ng color. Eh since, nagginawa ko yung orange na as flesh tone. So, medyo light lang talaga yung ginawa ko. And for me, hindi na rin masama yung finished product compared dun sa dati kong gawa, which is gamit ko yung Crayola. Kasi ngayon is medyo natuto na akong magkulay and layering, diba? lang yan. That's it for this video, so kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, at click mo yung bell beside the subscribe button to notify you whenever I upload in new videos. Sa Facebook, Jeneline Sandaga, at click mo yung cifers. Sa Twitter, Jeneline Sandaga, as well at sa Instagram, Jeneline_Sandaga. So yun lang. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!